Ito na po, ikalawang istasyon. Ang pagtagis ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba, pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng Diyos, isinulit mo ang mundo. Kasama ko ito. Pwede ka na hindi eh. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay Mateo. At sinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo manalangin ako doon, ako sa dako roon. Ngunit sinama niya si Pedro at dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos kinamatay ko. Hintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatihirapa siya at nalalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ng paghihirap na ito, gayunman huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnya niyang natutulog at ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat ng kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Muli siyang tumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito na hindi ko ay inumin, mangyari ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at tinatlan na laman. Sila siyang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin. At yun din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkalulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagminilay, mahirap maalis sa tao ang kalungkutan, kaya't kailangan niya ng kaagapay. Ang katapat sa pagtangis ay pagdamay, pag-asa sa anumang pagkabigo. Tatapwat higit rin nakilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisa. Ang tao ay dapat matutong mula sa kanyang pagkatapa. Napapatitinan natin ang kagandahang loob ng tao sa kanyang pagsuko. Ang tao ay nagiging dakila sa kanyang pagpaparaya. Hindi ba't napakalaga para sa atin ang naging pagtalima ni Jesus na gusto mo ng Diyos na panalangin. Panginoon, kumulus na lang katumparan mo. Luwaghati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.